I think sobrang hype na hype nitong game na to, and at the same time papakita rin natin yung mga na-research natin kung maganda ba talagang mag-invest sa game na to. So kung pumunta tayo dito sa website nila, makikita natin na nagsimula na yung mga IDO nila, and hindi lang isa, dalawa or tatlo, actually more than 20 launchpad yung naging kapartner nila sa pag-release ng mga tokens nila. And then makikita rin natin dito na yung token generation event nila will be on December 6 na. So yung mga nag-take part dun sa private sales nila, pre-sales, makukuha na nila yung mga tokens nila by December 6. And dito naman sa part na to, guys, makikita natin na pwede na nating laruin yung game demo nila. Para ma-access nyo yun, meron lang know your customer or promotion style na process na kailangan nating i-follow yung Twitter account nila, and then i-retweet natin yung certain post nila dun. Tapos magkakaroon na tayo ng game demo access. Actually, yung game demo access, kapag in-open natin, yan, meron lang trailer, and then pwede mo na siyang laruin. Pero ang gawin na lang natin, puntahan na lang natin yung game trailer nila. So ito na nga yun. So play lang natin. This was Chico, our once beautiful planet, our home. This veil of peace was pierced when we were attacked by the Soul Fox. I am a Solchick, and this is my story. So dito, guys, sa-select lang tayo ng player natin. Sa demo, merong tatlong characters, pero isa lang yung pwede nating i-select. And this is our story. Join the Solchicks Revolution today. Ayun, guys. So makikita natin kung gaano ka promising nung trailer nila, no? So meron na rin game na available, pati yung sa demo nila pwede na natin siyang ma-check. So ako, yung impression ko, parang nga siyang Diablo din, parang may pagkaran or kabal, kung alam niyo yon. Actually, kung pupuntahan natin tong presentation na na-capture ko lang, so meron siyang more than 100k followers na sa Twitter, and then 100k din sa Telegram, and then sa Discord din. I think hindi to updated, parang nasa 150,000 na yata sila sa Discord. So pwede niyo naman yan i-check. Syempre, ang important naman, kung mag-i-invest tayo, dapat yun, gawin din natin yung research natin, and alam natin kung ano talaga yung papasukin natin. Pero ngayon nga, pinrepare ko yung mga slides para maging reference nyo rin. Actually, guys, eto, nakuha ko sila yung mga artista sa PH, si Chris Lawrence, si Eruption, yung asawa niya, si Rona, and then I think may mga rumors pa na sila Barbie, sila Casey. Ipo-promote nila yung game na to kasi feeling nila nahuli sila sa Axie Infinity and gusto nilang mag-start dito sa game na to, and I think they are also investor din sa Solchicks na to. Actually, guys, yung na-mention ko nga sa previous video, diba, may kausap tayo dito na Filipino din, and I think they are very professional. Yun din naman yung isa sa mga key para masabi natin na magiging successful yung game. Pero wala rin makakapagsabi, diba, paano sila maglalast. Pero at least we are seeing na sobrang okay nung marketing nila. They are being supported by known people, and even yung mga partners nila, mamaya i-go through natin. So tokenomic, meron silang 10 billion token supply. Sobrang laki nun. Kaya kailangan aralin din natin yung market valuation. Kung makikita nga natin yung ibang mga nasa 1 billion supply, kahit gaano pa yan kagaling, medyo challenging na rin na magkaroon ng 10 pesos per token. Makikita natin, di ba, sa League of Ancients din, meron din silang 1 billion supply. Tingnan natin. So nasa ano rin yan, ratio and proportion din, and gaano kalaki yung community. Ang tip ko lang din, kapag papasok tayo sa mga games, di ba, ang pinakamahalaga dyan is meron ka talagang working na game, and then meron kang community, kasi nasa blockchain tayo, and yun lang din naman yung way para maglast din yung mga games natin. So eto, share ko lang din yung circulating tokens. So eto lang yung parang vesting picture niya, paano ma-complete yung 10 billion na tokens within 5 years.
So 60 months to eh. Ayan yung distribution. Ano naman yung vesting schedule nila? Kung mapapansin nyo guys, yung mga nasa private seed. Sabihin na natin na ito rin yung pinaka mga naunang nagtiwala or mga investors ng game. So magkakaroon sila ng linya or maybe part of the team as well. So naka-cliff yung token sila ng 6 months. And then yung TGE unlock nila sa December 6, makakakuha lang sila ng 5%. Magsisimula lang sila na makakuha ng tokens by July na. Maasahan natin na yung dedication and passion talaga ng team kailangan para magkaroon din yun ng return eventually sa kanila. So makita rin natin yung ibang information dito, yung mga sumali sa private presale, 10% yung makukuha nila by December 6, and then wala silang makukuha ng 3 months, and then naka-linear vest siya ng 12 months. Yung mga sumali naman sa public presale, yung sa mga launchpad and through their website, usually ito yung setup. So makakakuha sila ng 25% ng token allocation nila by December 6, and then yung linear vest, ibig sabihin lang yung distribution will be the next 3 months makukuha na nila. So makita naman natin dito na yung public, sila pa yung unang makakakuha rin talaga ng mga tokens bago pa makakuha yung team ng tokens sila. So as in, sobrang okay din yun, diba, sa mga early investors ng game na to. And then the rest, so pwede nyo namang i-check kung paano yung mga lockings ng tokens nila. And tapos makita rin natin dito na hindi lang sila basta-basta nag-hire ng kung sino-sino lang sa team nila. They make sure na yung mga taong na-involve nila are coming from blue chip game development team. Yung mga career and key projects nila nandito rin. Meron din silang mga members na part ng Google and other known companies din na gumagawa talaga sa gaming industry. Ito naman yung mga members nila. Makita nga natin dito na over 70 people na yung nagko-cover nung project nila. Searchable din naman sila sa LinkedIn. Kung pupunta nyo yung website, makikita natin kung ano yung background ng mga nandito. So personally, yung kausap ko dito is si Paolo. Siya nga yung content lead. I think galing siya ng JP Morgan and based siya sa Singapore. Ayun, sobrang sipag nitong mga to and sobrang bait din. Without bias, di ba? So yun yung opinion ko and I hope it will continue as it is. Tapos ito naman yung sa partnership nila guys. Sobrang importante ng partnerships kasi sila yung magiging backer. Kung yung mga partners nila are usually supporting a lot of games then we can assure na they can come up with recommendations then how they will keep their game successful and paano rin nila ma-adapt yung ibang mga best practices sa ibang mga games din. Yung mga familiar na mga venture capitals dito are ito, yung GD10, yung Abstar, lagi ko yan nakikita, Altcoin Boss, CMC, OIG, Dreamboat. So yun yung mga nakikita natin na venture capitals talaga, Metavest na talagang nagsusupport sa mga games. So yun, so this is promising then for Solchicks. And then ito nga guys, yung record-breaking na IDO nila dahil nga sobrang dami nilang launchpad. Ang news na nabasa ko dun sa Medium, marami silang na-raise na fund for the game. Ayun, malaki rin yung matutulong nun para mag-last yung game. Kasi kung marami ka talagang mga backers and marami kang naabot na communities, then ibig sabihin lang nun, continuously mapopromote yung game. And at the same time, continuously din merong mga supporters and mga best practices din. Yung mga familiar sa akin dito is yung Game Station, Rose On, itong Oxbull, meron pa silang ibang mga launchpad na nakupa. So marami din silang mga partners na marketplaces like yung Solana Art, Digital Ice, Soul Shop, Magic Eden, Solsi, and Altura. As part ng revenue streams nila, nakakakuha rin sila ng certain fees para ma-support din yung game nila. And kita nyo naman dito na kung diversified din yung mga revenue streams, then mas maraming opportunity yung game na maging successful. Like yung NFT sales, NFT secondary sales, in-game sale of skins and power-ups, advertising revenue, yung mga sponsorship, and in the future, magkakaroon din sila ng tournament fees, token sinks associated with NFT breeding. Parang same lang din sa mga Axie, Infinity, and all. So ngayon, nakita naman natin dito na isa sa mga token nila, yung Chicks. Isa sa mga slide, nakita ko itong SLC token. So gagamitin din nila yan in the future. So yung binubuo kasi nila dito, parang metaverse eh. And marami silang mga areas or
features within the game. Pwede kang magkaroon ng Tamagotchi style, yung bond and train. Pwede ka rin magkaroon ng PvP. And then, pwede rin kayong magkaroon ng parang raids. Kung alam nyo yung sa run online or other games na can have a party or guild. And then, you will attack the big enemy or you can attack siguro other parties then baka that will be an option then in the future. Tapos meron din silang mga quest. So makikita nyo to kapag tinry nyo yung demo, so pwede nyo yung feel kung okay ba yung game sa inyo and if that's something na nai-enjoy nyo rin na laruin. Roadmap lang nila, so yun nga, by Q1 or actually by siguro before the end of December magiging available na yung gaming platform or siguro Q1 na to and then pwede na nating palabanan yung Solfox for the Solfox challenge. Sa Q2 naman i-release na yung mga updates pa and then the third quarter will have more features pa. Parang nung pumunta ako minsan dun sa Discord nila may nakita rin ako na nakikipag-collaborate din sila sa iba pang mga games and then parang may nakita pa ako na ano eh na parang mga mini games na nire-ready nila for this. So yun lang guys, kung meron pa kayong information na kailangan, I think you can also do your own research and check natin kung this is something na you want to invest on. And reminder lang, di ba? Kung mag-i-invest tayo, make sure lang natin na yung investment natin, yung kaya lang natin i-afford na mawala or i-risk. And at the same time, yun nga, let's be responsible din doon sa mga investment natin. And let's be smart din para ma-ensure natin na hindi tayo basta-basta malulugi or madadown if ever hindi naging okay yung outcome. But kung magiging okay yung outcome, then that's really good, diba? So, yung teaser na binigay nila and then the partnerships na meron sila, for sure, etong mga big partners na to, they did their due diligence din. And then yung mga launchpads and all. And yung mga artist na sumusuporta sa kanila, so ibig sabihin lang they are building a big reputation, they're up for quality and malaking chance natin na lesser risk tayo sa ganitong mga types ng game. Yun lang guys, kung meron kayong mga questions or comments, lagay niyo lang sa baba. See you on my next video. Bye.